Three easy steps to renew your passport. Step 1. Book your appointment through online or Dropbox. If you want to set your appointment through online, just search hk.passport.gov.ph. But if you want to set your appointment through Dropbox processing, just located at Metro Rimitan Shop 2042-A 2nd Floor at United Center Admiralty. And step 2, then if you have an appointment date already, just bring requirements on appointment day. Please bring the following. Number 1, passport. Number 2, application form. Number 3, photocopy, passport, and visa or HK ID for permanent residence. Number 4, mailing envelope with $32 stamps. And step 3, just wait for your passport to be mailed. Sit back and relax. Your passport will be mailed directly to your address via HK Post fast and reliable registered mail service. So, ganun lang kadali mag-renew ng passport dito sa Hong Kong, guys. At ito naman yung mga dapat dalhin para sa Dropbox for passport appointment. At yung Hong Kong ID ko dyan, guys, pina-photocopy ko na rin kasama yung mga requirements nandyan. So, ganyan lang kadali, guys, ang Dropbox processing. So, maghintay na lang kayo sa message nila kung kailan yung appointment date nyo. Hello, guys! Welcome back to my channel. So, I'm James Pasinga, ang filingerang kunyangas dito sa Hong Kong. So, ang gagawin nating video ngayon ay ipaprocess natin yung ating appointment through Dropbox dito sa Admiralty sa United Center. So, pupunta tayo sa Metro Remittance kasi nandun yung Dropbox. Doon natin ihuhulog yung mga requirements natin para pakaset tayo ng appointment para sa renewal ng passport natin. So, ayan. Samahan nyo ako na pumunta sa United Center dito sa Admiralty. Tara guys, mag-exit na tayo. So kung maka-exit na tayo dito sa exit D banda sa my left side. Yan. Diretso lang tayo hanggang marating natin yung exit D. So yan guys, lakad pa more tayo ngayong araw na to. But anyway, kaya ko pinili yung Dropbox processing kasi nga nag-try ako ng online pero late na kasi mga December 16 or 17 na yung available na mga appointment. So sabi nila late na yung passport ko kasi ako naman na pasyunga-syunga. Hindi ko na napansin na mag-expire na pala yung passport ko this coming May. So buti na lang magre-renew ako ng kontrata ko. So yun nakita ko. So, yan. Nandito na tayo sa Exit D. Yan. United Center. Tandaan nyo lang yan. Then, paakyat tayo sa escalator. Diretso lang yan, guys. Ayan. Inunahan na ako ni ate. So, yan. Tapos, pagtapos ng escalator, may hagdan pa tayong tatahakin. Diba? Tatahakin talaga. Ayan. Diretso lang. Ay, nakakapagod umakyat, pero kaya yan para sa ekonomiya, ika nga nila. Yan, malapit na tayo, guys. Ayan, akyat pa more. Sige, ate. Takbo. Nagmamadali si ate eh. Ayan. Yan, diretso lang, guys, sa walang liko-liko. Yan, another escalator na naman, paakyat. Ayan. Madali lang naman siyang hanapin eh. Basta pag-exit mo lang ng exit D, diretso na lang yan eh. Sa mga hindi pa nakakapunta. Pero I think yung mga matagal na dito sa Hong Kong, of course naman. So, yan. Ayan, pag-aakyat natin sa escalator. Sa left. Turn left ayan, lang. Ayan, may fusion. Ayan, may fusion kasi dito. Sakay naman tayo ng isang escalator. Sa second floor yun. Doon tayo sa second floor. Ayan. Tapos ayan naman dyan, yung mga gusto nyo kung hindi nyo alam. Hindi nyo alam yan. Mayroon naman siyang so, ayan, okay, another escalator na naman. Ayan. So, yan.
sa wakas, nandito na tayo sa second floor. Ayan, pag-akyat natin sa ikalawang escalator, diretso lang. Ayan, nakikita yun yung King Wing Insurance. Katabi lang yan yung Metro Remittance Hong Kong Limited. So, ayan, papasok na tayo. Ayan, kaharap ng DBS. Nagkuha tayo ng form. Ito yung form para sa renewal ng passport. Ito yung kailangan. Dropbox for passport. Ayan. Nakalagay naman din yung pinagpadalhan ko. And tapos i-fill up nyo lang ito. Yung fill up muna ako guys. Guys, tapos na akong mag-fill up ng form. So, ngayon, i-comply natin to. Photocopy at saka photocopy, passport, and visa. Magpo-photocopy tayo. May photocopyhan dyan sa may likod. Tara. Dito. Dyan na exit. Diretso lang. Diretso. Diba dyan yung metro ba? Diretso lang. Dito sa may McKenna Mark Shop dito may photocopyhan dito. Photocopy tayo dito. Ayan guys, tapos na tayo magpa-photocopy ng passport, visa, tsaka ID, tapos stapler na para isa na lang paghulog sa Dropbox. So, hindi tayo po pwedeng bumalik. Diba dyan tayo galing sa May Miguelin nagpasarek. So, hindi tayo pwedeng bumalik dyan. Papunta sa Metro Bank. So, dito daw yung exit. Libot tayo. Naglibot tayo pabalik dun sa Metro Bank. Ayan, hulog na natin. Palibot-libot na lang tayo nito. Hindi na ako nag-online kasi December pa yung ano, available na date doon. So, hindi na mahabol. So, Dropbox na lang ako. So, pasok tayo ulit. Ayan, dito tayo ulit sa May Metro Remittance Hong Kong Limited. Dito tayo papapasok. At hiulog dito yung Dropbox. Kasi na-fill up na natin lahat. Check natin. Hiulog na. ID. Passport. At saka yung visa. Ayan. Tapos make sure nyo lang na fill up nyo lahat ng confirmation na kailangan. Tapos ihulog na dito. Ayan guys, ihulog na natin. Hindi ka siya ha. Hindi ka pa siya. Ayaw mo magpahulog. Ayaw mo ba ako mag-renew ng passport? Ayan. Salamat po. Please get one. Kumuha lang daw ng isa ha. Oh, it's just information. Ayan. Bye. Tapos. Ayan na guys. So. Tapos na. Nag-exit tayo ulit. Ayan. Ayan guys, tapos na tayong maghulog sa Dropbox para sa appointment natin sa renewal ng passport. Pa-exit na naman tayo kasi palibot-libot. Ayan, pa-uwi na ako kasi hindi pa tapos yung trabaho ko rin. So, yan guys, naka-uwi na ako at natapos na nating ihulog yung mga requirements
para sa Dropbox processing para makaset tayo ng appointment para sa renewal ng passport natin dito sa Hong Kong. So yun, yung final app natin na form doon, di ba may iniwan tayo contact number at saka email address doon. Doon nila tayo i-inform kung kailan yung appointment natin para ipasa yung mga requirements natin para sa renewal ng passport natin. So, ganun lang kadali guys ang Dropbox processing. So, kung sa mga nahihirapang mag-online processing, so, gawin nyo yung Dropbox processing. Madali lang naman siya eh kung may oras kayong pumunta doon sa Admiralty. So, yun guys, kung nakatulong tong video to, just comment down below and give me a thumbs up. And of course, don't forget to subscribe to my channel at hit the bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So, thank you for watching guys. God bless everyone and be safe. Bye-bye!